Lihim na mayaman. Kabanata 910. Sa sandaling ito, narinig din ng mga bantay sa looban ang kaguluhan sa looban at sumugod sila. Nakita lang nila si Xiao Zhongheng na binihag ng isang binata. Bitawan mo si Sect Master. Walang kulang sa mga eksperto sa Earth Rank sa mga bantay ni Xiao Zhongheng. Bagamat alam nila na kahit si Xiao Zhongheng ay walang kap-ares para sa kanya, tiyak na hindi sila tugma para kay Alexander Yang. Walang takot nilang sinugod si Alexander Yang. Humph! Malamig na bulong ni Alexander Yang. Bumagsak sa lupa ang mga katawan ng mga taong sumugod sa kanya na parang tinamaan ng kidlat. Nang makita ng mga gwardya sa di kalayuan ang eksenang ito, lahat sila ay napatigil sa kanilang kinatatayuan. Hindi man lang nila nakayanan ang malamig na singhot ng kalaban, kaya ano pa ang silbi ng pagmamadali. Tumigil ka, sigaw ni Xiao Zhongheng sa mga gwardya na gusto pang sumugod. Tumingin siya kay Alexander Yang at sinabing, Alexander Yang, ano ang gusto mo? Sa sandaling ito, hindi kalmado ang kanyang puso. Hindi niya makita ang kasalukuyang lakas ni Alexander Yang. Kung ikukumpara noong nasa Snowman Valley siya, maraming beses na mas malakas ang lakas ni Alexander Yang. Marahil kahit na si Heavenly King Gu ay hindi katugma kay Alexander Yang ngayon. Tiyak na sinuwerte si Alexander Yang sa Snowman Valley, ngunit bakit pinabayaan ng mga snowmen na iyon si Alexander Yang? Hindi kaya may backup plan na naiwan ang dating Mansion Lord of the Dragon Manor. Umiti si Alexander Yang at sinabi, anong gusto ko? Ako ang laman sa Chopping Block. Hindi ba dapat lumuhad ka at humingi ng awa? Tumingin si Alexander Yang kay Xiao Zhongheng na nahuli ng malaking kamay ng may interes. Nang magrebelde si Ji Guo, si Xiao Zhongheng ay naghanap ng kanlungan ng mas mabilis kaysa sinuman. Hindi siya isang taong may ganoong ambisyon. Malungkot nang umiti si Xiao Zhongheng. Kung mabisa ang pagluhod at paghingi ng awa, matagal na akong lumuhad at humingi ng awa. Papayagan mo ba ako, Alexander Yang? Hindi. Napailing si Alexander Yang. Si Xiao Zhongheng ang unang taong nagtaksil sa prefecture kay Ji Gu. Hinding-hindi niya siya pakakawalan. Tama. Kung ako sa iyo, hindi ko rin ako papakawalan. Gayunpaman, ang mga kapatid kong ito mula sa Sect of Strategy ay humingi lamang ng kanlungan kay Mr. Gu sa ilalim ng mga pangyayari. Sana lang ay maligtas mo ang kanilang buhay. Kung may tanong ka, tanungin mo lang ako. Sasabihin ko sa iyo lahat ng alam ko. Asterisk swoosh. 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 Umiling si Xiao Zhongheng at sinabi, sige, tumango si Alexander Yang. Kung gagawin ni Xiao Zhongheng ang inisyatiba upang makipagtulungan, ito ay makakatipid sa kanya ng kaunting enerhiya. Itanong mo kung ano ang gusto mong itanong. Nang makitang sumang-ayon si Alexander Yang, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiao Zhongheng. Ikinaway ni Alexander Yang ang kanyang kamay at ikinalat ang higanteng Palm of Origin Energy. Bumagsak si Xiao Zhongheng mula sa langit. Tumingin siya kay Alexander Yang at sinabing, mukhang kumain ka ng profound spirit fruit. Sa oras na ito, nalampasan na ng iyong lakas ang Heavenly King Gu. Mukhang maraming tao ang magiging malas sa pagkakataong ito. Bagamat pinamumunuan sila ng Long Mansion sa pagkakataong ito, maraming tao ang gustong sipain ang pamilya Yang habang sila ay nakababa. Kung kasing lakas lang ng dati si Alexander Yang, maaari na lang niyang piliin na kumalma. Ngunit ngayon, pinaghihinalaan niya na si Alexander Yang ay sumulong sa kaharian ng deity stage at may lakas na sugpuin ang buong underworld. Wala sa mga puwersang umatake sa pamilya Yang makatakas.
Ang underworld ay mahuhulog sa kaguluhan. Tama iyan. Tumango si Alexander Yang at sinabi, gusto kong malaman kung nawawala o napatay mo ang aking amo. Inimbestigahan din niya ang pagkawala ng kanyang master sa panahong ito, ngunit hindi alam ni Green Dragon o Yellow Dragon ang tungkol sa pagkawala ng kanyang master. Akala nila ang kanyang amo ay nasa pag-iisa. Hindi ako sigurado tungkol dito, ngunit dahil nang ahas si Heavenly King Gu na agawin ang kapangyarihan, dapat niyang makumpirma na may mali sa Old Mansion Lord. Kung naroon pa ang Old Mansion Lord, hindi maglalakas loob ang Heavenly King Gu na magrebelde. Umiling si Xiao Zongheng at sinabi, ngunit ang lakas ni Heavenly King Gu ay mas mataas lamang sa ordinaryong Heavenly Rankings. Sa panahong iyon, si Heavenly King Gu ay naging isa sa mga nangungunang eksperto sa mundo. Dapat mayroong isang lihim sa likod nito. Kumunot ang noo ni Alexander Yang. Hindi niya inaasahan na maging si Xiao Zongheng ay hindi alam ang tungkol sa pagkawala ng kanyang amo. Tila sa pamamagitan lamang ng paghuli kay Mr. Gu ay makakapag-imbestiga siya ng maigi. Buntong hininga, malamig na tanong ni Alexander Yang. Kumusta ang sitwasyon sa prefecture ngayon? Umiling si Xiao Zongheng at sinabing, isang taon na ang nakalipas, dinala kami ni Mr. Gu sa Snowman Valley. Marami sa mga elite na tapat sa kanya ang namatay. Nang bumalik sila sa prefecture, ang Yellow Dragon at ang iba pang mga elder ng prefecture ay na-rebound. Gayunpaman, Yellow Dragon at ang iba ay masyadong mahina. Kung hindi dahil sa Red Dragon na nagpoprotekta sa Yellow Dragon at sa iba pa, matagal nang nagsimula ang Heavenly King Gu ng massacre. Crimson Dragon King, bulong ni Alexander Yang sa sarili. Nakita na niya ang iba pang limang Dragon Kings maliban sa Red Dragon King. Ang White Dragon King na si Chen Songyang at Black Dragon King ay namatay sa kanyang mga kamay. Nagawa ni Red Dragon King na protektahan ang Yellow Dragon at ang iba pa sa mga kamay ni Mr. Gu, kaya hindi dapat maging masama ang kanyang lakas. Kamusta naman itong Red Dragon King? Tanong ni Alexander Yang sa mahinang boses. Tumingin si Xiao Zongheng kay Alexander Yang at sinabing, ang Red Dragon King ay kapareho ni Chen Songyang. Bihira siyang pakialam sa mga panloob na gawain ng prefecture. Sumama siya sa prefecture alang-alang sa martial arts library. Mas malakas siya kaysa sa akin, ngunit talagang hindi kasing husay ng Heavenly King Gu at Yang Qingkang. Nasaan na si Mr. Gu? Siya ay nasa pag-iisa sa punong tanggapan ng prefecture. Tapos na akong magtanong. Tumayo si Alexander Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at hindi pinansin si Xiao Zongheng na nakaupo sa tabi ng tubig. Napabuntong hininga si Xiao Zongheng. Tumingon siya at sinabi sa mga taong nakapaligid sa kanya, si Alexander Yang ay ang disipulo ng Old Mansion Lord. Pagkatapos kong mamatay, lahat kayo ay makikinig sa mga utos ni Yang Mansion Lord. Sect Chief. Napahiyaw ang lahat sa kalungkutan. Tapos na. Ikinaway ni Xiao Zongheng ang kanyang kamay at sinabing, maganda ang pakikitungo sa akin ng Old Mansion Lord, ngunit ako ang unang nagtaksil sa kanya. Ito ang parusang nararapat sa akin, wala itong kinalaman sa inyong lahat. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti si Xiao Zongheng. May dugo sa gilid ng bibig niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sect Master. Mabilis na pinalibutan ng mga tao mula sa Mumu Sect si Xiao Zongheng. Nalaman nila na nalaman ni Xiao Zongheng na patay na ang kanyang puso. Napatingin ang lahat kay Alexander Yang. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Dahan-dahang lumingon si Alexander Yang at tumingin sa mga tao mula sa Mo Sect. Walang pakialam na sabi niya, payag ka bang sundan ako? Kung ayaw mo, makakahanap ka rin ng sarili mong daan palabas. Matapos harapin ang usapin ng pamilya Yang, tiyak na siya ang magkocontrol sa Dragon Prefecture. Bilang isa sa limang sekta ng Dragon Prefecture, ang Sect of Strategy ang namamahala sa katalinuhan, nakatumbas ng mga mata ng Dragon Prefecture.
Kapag na-control na niya ang sect of strategy, malaki ang maitutulong nito sa kanyang mga operasyon sa hinaharap. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ang Mo sect ay hindi payag. Sa sandaling ito, mayroon na siyang lakas upang sugpuin ang mga tao sa Long Mansion. Handa akong sundan ang Mansion Lord. Isang eksperto sa heavenly rank ang mula sa Mo sect ang yumuko at sinabi sa mahinang boses. May nanguna. Ang iba ay lumuha din sa lupa at sinabing, "I am willing to follow Mansion Lord." Si G. Gu ay nasa kontrol lamang ng prefecture sa loob ng ilang taon. Karamihan sa mga tao sa prefecture ay mula sa panahon ng Old Mansion Lord. Hindi sila ganoon katapat kay G. Gu. Maraming tao na sumunod sa Old Mansion Lord para sa kupi ng mundo ay napilitang makipagkompromiso dahil sa lakas ni Mr. Gu. Ngayong lumabas na ang kahalili ng Old Mansion Lord, natural na kailangan nilang sundin siya. Mabuti, humarap si Alexander Yang sa carefree person ni Han Shan at malamig na sinabi, "Han Shan, ipinapangako ko na ililigtas ko ang iyong buhay, ngunit hindi ako makakatakas sa parusang kamatayan." Pagkasabi noon ay tinuro niya ang kawalan, ang carefree person ni Han Shan ay nakaramdam ng isang hindi nakikitang puwersa na nagpupunas sa kanyang panloob na lakas, ngunit hindi ito nasaktan sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata.